ang pag-uusapan natin ngayon? Ah, I was asked to prepare for personal effectiveness. Personal effectiveness. So, pwede rin yan sa mga nagtatrabaho, di ba? Mga naghahanap ng trabaho, di ba? Yeah, sa trabaho. As a matter of fact, it's more applicable to management. Mm-hmm. Management, leadership, employment. Mm-hmm. Although, ang pinanggalingan nito, yung positive thinking, mm-hmm. yung mga new age thought. Mm-hmm. Kaya lang ngayon, hindi mo na pwedeng ihiwalay eh, yung pagkatao mo mm-hmm. sa gagawin mo sa trabaho. Mm-hmm. So, in effect, what you are in your personal life is what you communicate to your colleagues. Paano po ba makapag-communicate ng maayos? Kasi usually yun ang nagiging problema. Kasi iba, like kanina pinag-uusapan natin ng bagong graduate, top-notcher sa school. Mm-hmm. But then again, pagdating sa job interviews or pag-handle ng sarili niya sa mga job interviews, mismo sa work niya, nagkakaroon siya ng difficulties. Yeah, and as a matter of fact, even the parents of top-notch students would ask me, bakit hindi pa makahanap ng trabaho yung anak ko ilang beses nang nag-a-apply? Mm-hmm. Tapos hindi natatanggap, okay naman to, magaling sa eskwela, mabait na bata. Mm-hmm. Yan yung thinking ng karamihan sa mm-hmm. sa mga taong nag-hire ng empleyado ngayon. Mm-hmm. Pag matalino yung employer, he will not look at the grades. Mm-hmm. He will look at the entirety of the person. Mm-hmm. Ano yung dating mo? Yung bigat mo. Mm-hmm. At yung bigat mo, hindi mo pwedeng i-fake dahil maganda yung damit mo, maganda yung bag mo, bago yung cellphone mo, hindi dyan makikita. Doesn't follow. Not even your grades. Mm-hmm. If we look through history at saka yung mga ina-admire natin mga leaders, ano ba yung common sa kanila? Authenticity. Oh, authenticity. Tao si Mark Zuckerberg ng Facebook, di ba? Yeah. They follow their heart, and when they follow their heart, they found their mission. Mm-hmm. And they found their mission because pag may ginagawa sila, ang lalim nila, tinatanong nila, bakit ako gagawa ng ganito? And that's what people sense. We are born with certain personalities that get formed and firmed at the age of 7. But because of our social exposure, we become more of who we are. And definitely, there are personalities who thrive when it comes to social setting. Kaya nilang ilabas talaga yung tunay na sila. But there are personalities who have to go through several steps. Kailangan nilang i-train yung sarili nila. So, trainable naman siya in a way. Yun. And ultimately, it boils down to the decision one makes. Mm-hmm. Yung nabanggit ni Kuya na, kung ganun ka sa pag-aaral mo, bakit iba yung lumilitaw pag ini-interview ka? Mm-hmm. Maybe you have to go back. Ano ba yung commitment mo? Ano yung dedication mo when you were in school? Mm-hmm. So ano ba yung nagmo-motivate sa'yo? What drives you on a daily basis? Mm-hmm. Bakit pag in-interview ka, ang iniisip mo lang, ano ba yung gagawin ko? Ano ba voice ko? Ano ba posture ko? Ano ba yung sasabihin ko? Mm-hmm. Tanungin mo, bakit ka nandun? What do you want to do in your life? And that's the energy that you get to communicate. Mm-hmm. Bakit ka nag-aral? Bakit ka nag-sumikap sa grades mo? Mm-hmm. At bakit mo kinalimutan yun nung in-interview ka? Mm-hmm. Diba? I-connect mo. Because you are made of several good experiences and introspection. Kumpleto ka na eh. So, pag in-interview ka, at sinabi mo yung, pumunta ka sa kailaliman ng iyong pagkatao, at tinanong mo yung sarili mo, bakit ba ako nandito? Most likely, you will get the right answer. I am here because I want to care for my family. I want to give my best in what I do. Hindi mo masasabi ng sablay na, well, kasi po, gusto kong mag-succeed. Ang babaw nun. Diba? Ang babaw nun pinanggagalingan nun. I feel that mission is something that you don't develop over time. Mm-hmm. Mission is something that you have to embrace. Mm-hmm. Kasi ito yung mga pinag-adaanan mo araw-araw na napag-iisipan mo, okay, kaya pala ako gumigising sa umaga dahil dito. Okay, kaya pala kailangan mag-improve ako sa sarili ko dahil dito. Yun ang dadalin mo.